nangyari po ito, sir? Hindi ko rin po alam sa babae. Binigay ko naman po lahat ng gusto. Papadala naman po ako. Lahat nga po ng pagpuprosigo ko sa abroad, inilaan ko para sa buong pamilya. Tapos isang kaibigan lang para kumpare ang sisira. Paano nakakilala po itong si Miss at saka si kumpare? Pagka umuwi yung lalaki, minsan nagpapadala ako. Sabi ko, pre, pwedeng pasuyo kay Mrs. Then pupunta sa bahay. Magkasama kayo sa abroad? Yes. Saan po ito? Sa Qatar, sa Singapore. Isang plato po kinakainan namin. Isang accommodation, isang talagang... Para magkapatid na kayo? Opo, magkapatid po talaga ang touring ko sa kanya. Okay, so pag uwi siya, nakikisuyo yo kayo na dalhin yung pera o pasalubong man ko ano yon doon sa mag-iina mo. Opo. At madalas mo gawin yan. Oo nga, kasi po ang tiwala ko kaibigan ko, hindi ako tataluhin kasi sabi nga nung ibang mga may malinong nakikita, sabi ko hindi ako tataluhin yan kasi ang samahan namin talagang parang kapatid ko na yan. Kaya, bakit meron na bang mga kaibigan mo nagsasabi na meron silang narinig na mga chismis tungkol sa misis mo at sa kakumpare? Pero hindi ka pa rin naniniwala? Kasi nga po, tiwala po ako na hindi ako tataluhin. Paano mo naging kumpare itong si Carlo Peralta? Yung may anak po siya sa living partner niya, si lalaki po. Then kinuha po si misis ang mag-anak sa Binyag. Okay. So, hindi ka naniniwala sa mga friends mo? Pinagsasabihan ka na may chismis na? Kasi nga po, ang gusto ko pa rin yung buong pamilya. Ayok. So, kailan mo po na-discovery na tama pala yung chismis? Nung may isang kaibigan po ako sa Singapore na nagpakita ng picture. Kasi itong lalaki, nagbenta ng iWatch. Then okay. Yung iWatch, merong mga nakasave na photos. Hindi niya na-delete na ibenta niya dun sa tropa namin. Then, nung tinawagan kagad ako ni tropa, sabi niya, pre, may problema kayo ni misis mo. Ako, matagal na, kaso hindi ko man lang pinapansin kasi wala pa akong proof eh. Pag sinisit ako sila, nagagalit. Kaya minsan, nangihingi pa ako ng dispensa. Sorry sa kanilang dalawa. Kasi ikaw pa ko, ngayon nagsusorry, ikaw pa yung nilobo. Kasi wala pa akong proof. Kasi panay po sila tanggi, siyempre. Yung bang magkabit, ikaw ba, aaminin po ba naman niyo po yan? Minsan, nauwi pa nga po ako ng on the spot sa Pilipinas para maghingi lang ng sorry sa asawa ko. Ngayon, nung meron ka ng ebidensya, kinumpranta mo siya, anong reaksyon niya? Wala. Ni sorry nga po, wala. Yung lalaki po, nag-usap kami sa Singapore, lalaki sa lalaki, sabi niya, titigilan niya na. Nag-iiyak pa nga po eh. Tapos, pakitang tao lang din, magpaikot. Nung nakauwi na ako... May luha talaga? Opo, opo. So, pinatawad mo naman? Mm-hmm. Then, nung umuwi ako ng May 2019, wala na yung asawa ko talaga, alsabaluto na sa bahay. Oh my goodness. Talagang nakaredy na po talaga siyang wasakin talaga yung pamilya. Ginibak ko po yung trabaho ko sa Singapore para, siyempre, magkasama po kami sa accommodation yan. So, nakailang ano ba kayo magkasama sa trabaho? Since 2012, Qatar po at Singapore, magkasama po kami yung parehas niyan. Isang company, isang accommodation, isang lamesa lang kami nagkakainin niyan, sir. Biling niyo, sir, pagka yung misis ko, minsan pumunta ng Singapore, may relasyon na pala sila. Na namamasyal kami sa Singapore, meron na pala akong masakit mong pakinggan, meron na pala akong... May tayo na pala ako sa ulo. Hindi ko pa alam. Wala kang naramdaman, sir, kung nung sinabi na sa'yo ng mga kaibigan mo na may nangyari ng hindi maganda o may chismis na tungkol sa mismo at sa kumpare mo, wala kang naramdaman kundi tiwala lang. Kasi, sir, sinasabi ko sa sarili ko na kahit sa isang OFW, manatili man lang ako buhay yung pamilya ko kasi sa dami ko napapanood na video sa inyo, sir. Kasi followers nyo ako, sir. Kayo lang ang libangan ko sa abroad. Lagi ako nanonood lang. Wala pang 2 million sa lang followers na. Ngayon 10 million na. Still nanonood pa rin ako. Kaya alam ko yung karapatan ko. Kaya sabi ko, pipilitin ko man mabuhay yung pamilya ko. Pero talagang yung babae papasak na eh. Kaya pinipilit ko pa rin ignore yung mga sumbong sa akin. Hindi. Pipilitin ko pa rin mabuhay yung pamilya ko. Pero wala. Ayoko, suko na ako. Makipagbalikan? Hindi. Ayusin kayo or hindi pa, kakaswa mo na lang? Sa attitude po na nila yan, pinatawad ko na yung lalaki. Sabi ko, sige na, tumigil ka na. Pero nung nag-imbestag ako sa sarili ko, nalaman ko doon sa apartment ng kapatid ng lalaki, doon tumitira. Sa totoo lang, yung source ko po, yung nagbibigay sa akin ng impormasyon dati, hindi ko pinakikinggan. Pero ngayon, yung talagang nakakita ko ng pruheba, wala na, tiklop na sila eh. Pasalamat ka doon sa source mo, sir, ha? Opo, nagpapasalamat nga po ako eh. Ayaw nilang sumagot. Malamang magkasama sila. Ganito, sir, imbestigahan ninyo kasi marami kayo palang mga source at tama yung mga source ninyo, lalo pat itong pinakalas na nagsabi. Alamin kung saan sila nakatira ngayon, dalawa. Kapag nalaman nyo na po yung kanilang tinitirahan pareho, punta ka sa amin, dala-dala po yung marriage contract ninyo, lulusubin natin, bubulagayin natin, mapupusasan sila on the spot. So, yun na lang po talang gagawin natin. Magagaling po yan, sir. Eh, siyempre, sir. Marami ka rin magagaling na CCTV. Na positive na CCTV. Ibig sabihin, nakakatulong.
hindi nakakasira kasi nagbibigay sila ng tamang impormasyon. So, lahat ng mga kaibigan mo, kakilala, humingi ka ng tulong sa kanila, for the last time, sabihin na lang kung saan nakatira ito, kung alam nila, lulusobin natin. Ngayon siya, nanonood silang dalawa, I'm very sure, kasi tinext namin sila, sinabi namin, pinatayan kami. Unahin mo po muna si Mrs. Lani, eto ba yung gusto mo? Yung wasak na pamilya? Lahat naman binigay ko sa iyo. Hindi ka na naawa sa anak mo. Kala ko ba mapagmahal na ina ka? Ganyan mo, mapagmahal na ina? Nasaan yung ilaw ng tahanan? Ba't wala sa loob ng tahanan? Hindi ito yung pangarap na binuo natin eh. Bigla na lang mawawasak ng ganito. Okay, ngayon naman kay Carlo Peralta. Hindi ko alam kung ano yung tatawag ko sa'yo. Demonyo ka. Okay. Sa dami-dami ng babae, bakit yung pa? Tsaka hindi ka talaga lalaki kausap. Sabi mo titigil ka na, pero hindi eh. Bait-bait ko sa'yo. Wala akong pinakita ang pangit sa'yo. Kapatid na, tinuring kita. Minsan pinagluluto pa kita. Pag maaga akong na dumadating sa bahay natin, sabi ko, punit kain na. Mas ganyan lang wala gagawin mo sa'kin. Sisira mo ako ng palikuran. Kaibigan ka rin, pero demonyo ka pala katalikot. Wala akong pinakitang pangit sa'yo. Dinala pa kita sa Singapore para magkatrabaho. Pangako ko sa'yo, pag nauna ako sa Singapore, ikaw naman ang bibit-biting ko sa Singapore. Pero nangyari naman na, pero bakit ganito yung kabalit? Lahat binigay ko, pero bakit naman pati pamilya ko winasak mo? Okay. Ako po'y nananawagan sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Kung alam niyo po ang tinitirahan nitong si Carlo Peralta at saka nitong si Lani Bustillo, magkasama raw sila sa isang tirahan, di umano. Pakipagbigay alam lang po kay Mr. Bustillo o dili kaya dito po sa amin sa TV5. At kami na hong bahala sa impormasyon na matatanggap namin mula sa inyo, ipoproses yan at may parating sa kinaukulan upang makakuha po ng justisya itong si Mr. Alfredo Bustillo. So, panawagan ko rin kay Ms. Lani Bustillo at Mr. Carlo Peralta. You can run, but you can't hide. Ika nga, matitiyempo at matitiyempo namin kayo. Sinisiguro ko sa inyong dalawa, kayo'y mapupusasan at mga kalaboso. Maliban na lang kung makipag-areglo ka sa kanila, sir. Paano kung magmamakaawat sa kumpare at iyak sa'yo, luludlod sa'yo? Tama na po yung ilang taon nila akong pinaikot, sir. Paano kung si Ms. iyak-iyak, alang-alang sa anak natin, huwag magpakulong? Hindi po, sir. Ilan po bang anak? Isa po. Ilang taon po, sir? Hindi siya talaga. Hindi niya po kasi deserve itong nangyayari sa anak ko. Napakabait ang anak. Sige po. May mga instances ba na lumalabas kayong tatlo? Hindi lang kaming tatlo, buong pamilya lumalabas. Nung last na pumunta si Mrs. sa Singapore, yun, nag-ikot-ikot kami, kasama yung anak ko. Yung pala, sila na pala. Sakit nun, umiikot kami para akong tanga. Na kulang na lang, nagpagkalabitan yung dalawa, napagtawanan ako. Nung time na nasa Singapore kayo, hindi mo nakakita yung parang sweetness? Kwentuhan. Sa akin kasi, walang mali siya yun kasi kaibigan kita eh, hindi mo ko tataluhin. Pero may ganun pala talagang tao, no? May ahas pala talaga yun, no? Kahit anong mabuting gawin mo sa kapwa mo, hindi pa rin pala sapat. Gagawin at gagawin ko pa rin pala ng masama. Yun ang kinakainak. Nakakainis eh. Paano ko sa... Kaya gusto ko kasing matigil din to. Ayoko nang pamarisan ng iba. Tsaka baka may mabiktima pa rin silang iba eh. Gusto kong matuldukan na itong mga kalokohan nila eh. Hindi sila marunong maawa sa bata, sa anak ko. Kaya pala yung mga time na nagre-regalo si lalaki doon sa anak ko. Yung pala talagang magaling siyang kumuha ng loob. Kahit yung mga kamag-anak ng asawa ko, binibili ng ganito, pinapakain ng ganito. Alam ko, binagbibigyan ng mga cellphone yun eh. Isa kong natutunan dito sa nangyari sa buhay ko. Huwag magbibigay ng buong tiwala. Kasi sa bandang huli, tutuklawin ka rin pala. Walang pa pala lahat ng binigay ko sa kanya. Gusto pa palang kuhanin niya yung mag-ina ko. Hindi ko lubos mayisip na makakapunta ako dito kay Sir Rafi. Dati nanonood lang ako sa YouTube. Ngayon ako napapanood din. Ayan, eto na. Gusto niyo to, di ba? Ayaw niyo tumigil eh. Kaya magkita na lang tayo sa korte. Kung wala kayong ginagawang kalokohan, bakit di kayo sumasagot? Di ba matapang kayo? Ba't di kayo sumagot? So anong plano mo ngayon, sir? At anong gusto mong mangyari? Gusto ko silang kasuhan dalawa. Yung lalaki. Gusto ko sana talaga mapadeport para harapin niya yung ginawa niyang kasalanan sa akin. Tingin mo ba, sir, meron kang pagkukulang dito bilang mister? At ano ba yung tingin mong pinagkaiba niyo ng tropa mo? Bakit kanya nagawang ipagpalit? Yung bang sweetness, siguro hindi niya nakita sa akin kasi nga malayo ako. Pero sa kabila naman lang yun, nagpupursige ako
kumita ng malaking pera para hindi na ako umalis, iwan sila. Pero eto na eh, nandun na ako bigla naman palang mawawala lahat. Sayang lang lahat ng pinagpagurang ko. Sayang lang ang hirap ko sa abroad, tapos ganito pala magiging ending. Mawasak ang pamilya ko. Masakit. Yung tinuring ko pang kapatid yung palang mawasak sa pamilya ko. Ganito po gagawin natin ha, kung gusto niyo po na ipa-deport itong kumpare niyo na hinudas ka, tutulungan po namin kayo and sasamahan po namin kayo na magsampa po ng kaso laban sa kanila, sir. Pero kung i-reach out kami, mas maganda po. Pero kung wala na po talaga, sasamahan na po namin kayo na mag-file ng case.